Hi guys! Happy Sunday! Wala kaming menu ngayon kasi wala si tita. Ang niluto namin na lunch ay simpleng tinola lang. Nabidyo ko na siya dati kaya hindi ko nabidyo ulit. Si Dipot ang nagluto. So ngayon ang request ni Kai Rix, gusto daw niya ng carbonara. Yung carbonara instant, yung may nabibili na nakarepack na, yung papakuluan mo na lang. At ayan yun, nabili ni Dipot sa SG Store. Ayan po yung page niya, pakilike po. So, back to carbonara. Nung after ko magpakulo ng tubig, nilagay ko na nga yung noodles niya. Antayin lang nating lumambot. Kasi ako gusto ko yung malambot na eh. Yung iba, konting pakulo lang pag hinulog, hinahangon na. Pero ako kasi gusto ko, since instant yan, gusto ko yung malambot na talaga yung halos madurog na. So, yun nga, after 7 minutes, hinango ko na kasi baka masyado nang malabog. So, hindi na masarap pag ganun. So, ayan, sakto lang. After kong i-drain, ilalagay na natin yung mga seasonings niya, yung nasa plastic na nakarepack kasama nung noodles. Paborito yan ni Kyrix eh, compared dun sa pancit canton saka sa noodles. Gusto niya, mas gusto niya yung carbonara na instant. Ako din naman, nagustuhan ko yung lasa niya kasi masarap. Masarap siya. Saka yung mga nilalagay na seasonings dyan, hindi ganun kaalat siya. Yung bacon na nandyan, gusto ko yung bacon dyan, hindi ganun katigas. Basta malutong, masarap. Pero syempre, hindi naman everyday kailangan yung instant ang ipapakain mo sa mga bata kasi masama naman yung puro ganyan lagi. Paminsan-minsan, yun, okay lang, pumapayag ako. Tapos na, ready to serve na po ang ating carbonara. At ibibigay na natin sa batang nag-request ng carbonara, masarap daw. Nung hapon naman, magluluto daw si Dipot ng spaghetti kasi nga birthday daw ni Apollo, ang batang makulit sa kabila. 5 months na po si Apollo, kaya magluluto ng spaghetti. Nag-iwa siya ng sibuyas bawang at nakakita siya ng isang carrot, hiniwan na rin niya. And then ayan yung spaghetti sauce, yung Rino, yung Alaska Ibaf, at yung noodles. Una muna nagpakulo siya ng tubig. Nung kumukulo na, saka lang niya hinulog yung noodles. Kasi kapag daw hindi kumukulo, magdidikit-dikit. And then napansin ko, after niya magpakulo ng tubig, naglagay siya ng mantika dun sa tubig para hindi magdikit-dikit yung noodles. So, ayan po, magigisa na siya. Ang inuna niya yung sibuyas bawang. Then, hinulog niya yung ginileng. Ang available natin ginileng ay yung beef. Ginileng, wala tayong pork. So, level up. Beef ang ginamit natin. Ayan po, kung makikita nyo, frozen pa siya kasi galing siya sa freezer. So, para lumambot, takpan na lang daw ni Dipot para maghiwa-hiwalay yung meat. Tagal na niya binabad sa tubig, ang tagal maghiwa-hiwalay. So, hinulog na niya sa kawali. At takpan na nga lang daw kasi madali namang lumambot pag ganyan. So, ayan nga, after 5 minutes, binuksan na niya at malambot na po ang ating beef giniling. Siyempre, hinalo-halo muna niya para maghiwa-hiwalay kasi yung iba, magkakadikit pa pero kaunti na lang. Habang ginigisa yung giniling, naluto na nga yung noodles, so sinala na niya para nga daw lumamig. Then, nung nakita na niyang medyo lumalambot-lambot na yung giniling, naghiwa-hiwalay na siya, nilagay na niya yung carrots. Wala naman kasi ibang sahog, kundi yan lang. At saka yung nakakita siya ng sausage dun sa loob nila, kapitana, hinalo na rin niya yung sausage. After mailagay yung sausage, naglagay siya ng isang Rino. Isang malaking Rino yung nilagay niya kasi isang kilo't kalahati yung spaghetti. So, sakto lang dun sa isang malaking Rino. Then, haluin lang daw ulit hanggang magkasama-sama yung mga sangkap na nilagay niya yung Rino saka yung ibang pampalasang sangkap. So, after noon, nilagay na niya yung spaghetti sauce. Ang ginamit niya yung sweet style kasi yun yung kasama ng pasta, walang choice. After na isang kulo, nilagay na rin niya yung mga iba pang pampalasang sangkap like magic sarap, asin at saka ang paminta. And then hinalo-halo na nga niya. After niyang halu-haluin, nilagay na niya yung Alaska Ibaf. Ayan po. Naglalagay siya ng gatas para daw creamy. Yung iba, hindi ako sure, pero yung iba condensed yung nilalagay. Pero ang nilagay namin, yung Ibaf ang nilagay namin. Then naglagay din siya ng asukal. Hindi ko alam. Basta naglalagay daw siya ng asukal, konti lang. Pangbalanse doon sa lasa. FYI nga pala, hindi si tita ang nagluluto dyan na si Dipot po ang nagluluto. Kasi Sunday ngayon, wala si tita, so si Dipot ang magluluto ngayon. Ayan po, ang bango, sobrang creamy na ng ating sauce. Parang ang sarap-sarap. Ang last na ilalagay nga niya ay yung ginadgad niya kaninang cheese.
para mas lalo nga daw maging creamy ang ating spaghetti sauce. Then, nahaluin niya lang ulit. Hintayin niyang madurog yung nilagay niya na cheese. And then, after ilang kulo, ilang minutes, luto na po ang ating creamy spaghetti ala dipot. Ayan po, sinasali na niya. And then, mix-mix na para ma-serve na po. At ma-picture na. I mean, makasama na sa pictorial mamaya ni Apollo Alexander. After haluin, nilagyan na niya ng garnish ulit. Sa ibabaw, nilagyan niya ng cheese. Pang additional lasa din yan eh. Sakto naman po, after maluto ng spaghetti, dumating na yung order nating pizza para din sa pictorial ni Apollo. Ayan po, ang sarap ng pizza ni Fepa. Order na po kayo. Mas masarap po siya, promise, kaysa sa Greenwich at Shakey's. Siyempre, made with love daw yan, kaya masarap, sabi ni Tita Fe. So, ayan po ang ating suki, ang ating tagatikim, si Kyrix. Medyo inaantok pa. So, yun lang po for today's video. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings. Bye-bye!